Yo, what's up? Good morning ulit mga pre. Alright, kumusta? Kumusta ang boy natin dyan? Yung ating anxiety pills, no? Kumbaga, yung mga boy nyo na alam ko, hirapan pa kayo ngayon, no? Lahat yan, yung mga naranasan, naranasan ko rin yan. Kaya nagkaroon ako ng ano, dahil ng kaalaman, no? Nung nalaman ko na siya, naintindihan ko na siya. Ito na. Yun, nakapagbahagi naman ako. Ang sarap sa feeling, no? Nakapagbahagi ka. Tapos yung mga feedback nila, no? Mga reply nila, mga comment nila na magaganda, no? Parang nakakataba ng puso, no? Tapos minsan, ang dami nagchat sa akin, no? Ganito, ganyan, tanong-tanong, di ba? So, ang dami nagchat. Okay lang, at least, nandito na kasi tayo, no? Nandito na. So, talagang aasahan ko na yan, yung mga ganyan. So, yon. Salamat nga pala dun sa ano, no? Shoutout nga pala dun kaya, no? Meron kasi ako dyan sa description ko na may Gcash ako dyan. Hindi naman. Nakakatawa lang, no? Nagbigay. Hindi ko na lang i-mention, no? Sa ano siya, foreign pa ka, mo, foreign. Wala siya din sa Pilipinas, eh. Pero Pinoy. Yung pera niya iba. So, yun. Parang naano lang ako, nakakatawa lang. Hindi naman ganun kalaki, pero... Sana malaki. Ano yung kaya to eh? Thank you, no? Hindi ko na lang i-mention. Diba? May pambili na akong bigas. So, thank you very much sa'yo, no? Huwag na lang daw siya i-mention, no? Ang laki daw nang naitutulong ko sa kanya, no? Maraming salamat din, no? Sana hindi ka magsawa, no? So, yan. Ang topic natin ngayon is... dito pa rin tayo sa exposure, no? Kadugtong lang to halos ng ano kasi ang haba nito. No? Ang haba niya, no? So, iano natin. Dugtungan natin exposure, no? Exposure na pagdating sa pakiramdam, no? Sa feelings kasi tayo pumapasok. No? Kung ano pa yung pakiramdam mo, sintomas na nangyari sa'yo, expose mo lang yung sarili mo. So, yun. Intro. So yun na nga, no, mga pre, no? Exposure pa rin tayo, no? Maraming klase, sabi ko nga nung last vlog, no? Maraming klase ng exposure. Exposure therapy, no? Iba't ibang klase kasi yan. Kung isa-search nyo ang exposure, maraming klase. hindi lang basta sa anxiety disorder, marami pa. Maraming sinasakupin, gaya ng meditation, no? Hindi ko rin talaga matalakay yung meditation kasi ang laki din, ang lawak din yan, eh. Mga 1,000 years ago, ginagamit na kasi yan, eh. So, pagdating sa anxiety disorder, no? Iba rin, malawak din talaga. So, yung mga pakunting pa ano-ano lang, pa touch-touch lang ng kaunti. Ganun lang muna tayo, no? Hindi natin talaga matalakay na diretsuhan yan. So, yun. Pagdating sa exposure therapy, ay exposure na sinasabi ko sa inyo, no? Na exposure sarili sa nangyari sa iyo, no? Yan. Mahirap talaga yan, tutusin. Mahirap yan sa una. Talagang bibigyan kanya ng maraming kaisipan, no? Yung thoughts kasi, kalaban yan, eh. Baga, ano talaga yan? Bigla na lang may sasagi sa iyo na ganito, ganyan. Hindi naman tayo siya nababaliw, eh, no? Wala naman nababaliw dito. Ang problema, meron something talaga na, yung sabi niya, inner voice, no? May something talaga na gusto mo siyang sundin dahil dumidepende tayo sa nararamdaman natin. No? Medyo malalim, pero alam ko naiintindihan nyo to. Alam ko na gigets nyo kung ano ibig kong sabihin. No? Ganyan ako noon. Minsan nakakaano rin ako kahit ngayon, kahit... pag gano'n. Baga sa akin, ang nananaig lang talaga sa isip ko, yung mga natututunan ko, mga nalalaman ko about anxiety disorder. So, alam ko na siya, naiintindihan ko na siya. Lumabas ka ngayon, no? Pakialam ko sa'yo. Diba? Wala na akong ano sa'yo dahil alam ko ako lang gumagawa sa'yo. Alam ko, yung second fear ko lang, pinapa-activate mo lang. Kaya, baliwala ka sa akin. Parang ganun ba?
So sana ganun din kayo, no? Karoon kayo ng tapang, no? Kaalaman about sa nangyayari sa katawan nyo, sa buhay nyo, no? Kung bakit ganito, kung bakit ba lumalabas to, bakit ba may trigger. Minsan, nanonood lang ako sa Facebook. Minsan, scroll ako, bigla lang bibilis yung tibok ng puso ko. Bigla lang sasagi sa akin. Bakit kaya? Siguro may nakita akong something na medyo nakaka-threat, no? Ginagawang ko na kagad kasi siya ng advance, no? May ba ako yung bata naglalakad sa tabi ng kalsada, tapos yung tunog pa, parang, tapos mayroong mga comment, mayroong mga emoji na may luha, no? Parang mangyari, maiisip mo na kagad, may mangyaring masama. So, ginagawa ko, na-scroll, inaano ko na. Yun. Iba naman yun, pagdating sa, ano kasi yan, the sensitory natin yan, sa mga nakikita naman natin yan. So, kahit maaari, di ba? Iwasan mo na yun kasi baka, magkaroon ka pa ng iba-ibang kaisipan, no? Gaya ng sa live, sa actual, no? Sa totoo talaga mangyari. Merong aso tumatawid sa kalsada, tapos may mabilis na nakamotor, no? Bigla lang may sasagi sa inyo. Sa isip mo na, ito, alam ko may nangyari ng ganito, yung tumawid yung aso, tapos huminto, sa bilis ng motor, biglang pinireno niya, tapos muntik na nadaplisan yung aso, sumemplang yung ano, di ba? Parang magkakaroon ka na kagad ng isip na ganun, no? Pero yung aso na pala na yun, di mo alam, araw-araw na tumatawid dun, alam niya na yun. Di ba? Ganyan tayo, ganyan kasi ang ano ng pagdating sa anxiety. Magkakaroon tayo kagad ng kaisipan na ting! Parang ganun, no? So, sana naiintindihan yun dahil yan na yun, yan ang yan talaga ang anxiety, no? Gaya nang sa mga gaya sa pagkakape, di ba? Nervous, di ba? Alam mo, nagkape ka. Alam mo, nagkape ka ngayon. Tapos may nervousing ka. Magtataka ka pa ba? Kung bigla kang nervous yan. Alam mo na yun. Kasi given na yun. Kumbaga, alam mo na nagkape ka. Alam mo nang asahan mo na. Kumbaga, asahan mo nang may mangyayaring reaksyon sa katawan mo yan. Pero, ang mananaig sa'yo, yung nalalaman mo, no? Dahil, matik na yan, sensitized kasi tayo, no? Konting, alam nyo yung nana, no? Alam nyo naman na yan, Nana, yung nana sa sugat, di ba? Yung kulay puti, di ba? Konting masagi, tapos yung paligid niya pa lang, pag nasagi mo yung masakit na, mas lalo na kung masagi mo yung pinaka ibabaw, di ba? Yung puti, ano, sa mga pigsa, di ba? Konting ano lang yun, kadiri, no? Pasintabi dun sa mga kumakain, no? So, yun. Alam nyo na, ganun tayo, no? Konting maramdaman, konting kirot, sakit, konting panlalamig lang, initan ka lang, bigla ka lang may gagawin na, bigla lang may, sa isip mo na, ganito, ganyan. Ganyan tayo. Kumbaga, sa pagdating sa kaalaman, kung alam mo na nangyayari sa'yo yan, matik na yan. Kumbaga, gets mo na yan kagad, no? Anxiety. Alam ko na to. Ganito yun. Ilang beses na ba nangyari sa akin to, di ba? Gaya ng mga panic, no? Nagpa-panic attack ka, no? Panic attack kasi yan. Sinusundan kasi natin. Kaya nangyayari yan, Meron nga, tuturo ko rin yung mga before, mga 10 seconds, no? Pag nangyayari sa'yo yung 10 seconds, kailangan mo na agapan, no? Pwede rin gamitin yun, no? Yung ganong paraan. Bana-anxious ka, no? para hindi tumuloy, no? Wala na, gawin mo na siyang kumbaga dumaan lang siya sa isip mo. Sana nag-gets natin 'yun, no? Medyo malalim yung ko. Medyo lumalayo. Pero no? Alam ko na intindihan niyo 'to. Alam ko kung anong anxiety para sa inyo, no? Base sa mga natututunan natin, no? Dahil wala. Sa ating mga hindi nagagamot, ito talaga, kailangan talaga natin siyang daanan, no? Kung ano man yung mga pakaramdam na yan, mga kakaiba, no? Asahan nyo na yan, sabi nga ni Claire Wicks, mas maganda kung medyo extreme, no? Medyo extreme yung pakiramdam. Kasi, dyan mo mapuprove sa kanya kung ano yung dapat na response o dapat na gawin mo or
kailangan mong isipin pagdating sa ina-anxious ka, maatake na siya sa'yo, no? Ayun, yun ang dapat natin ma-practice na. Hindi kasi siya pwede yung ano eh, hindi siya pwede yung pag may naramdaman ka eh, ano na naman to, takot na naman ako, diba? Yung takot na yan is given na, kumbaga andyan na yan eh, automatic na yan eh, mag-aano na yan sa'yo. Ang mananaig na lang talaga sa'yo yung ikaw, yung ano sa'yo, yung mga natututunan mo, paano mo siya i-handle, no? Ganyan yan eh. So kailangan talaga natin yun, kailangan talaga natin ng kaalaman, no? Hindi mahirap eh, kasi iba-iba tayo, no? Maraming ano, maraming klase, depende sa ano mo, sa anxiety disorder, anxiety symptoms na nangyayari sa iyo. Pero sabi ko kasi nakabudo yan eh. Minsan ituro ko nga rin yung budo, no? Yan, dito lang tayo magkikita sa pinakabutas niya, no? Kung gaano man karami yan, sintomas, lahat ng part ng anxiety disorder, nandiyan lang yun sila sa taas. Pero magkikita-kita tayo dito pagdating sa butas, no? Sa lulusutan. Kaya ang sinasabi ko, yung dulo ng butas na dito sa ilalim. Dito tayo magkikita na dito ang recovery sa ilalim. So, kung ano man yung nasa taas, kung ano man yung nangyayari sa taas, okay lang yan. Dito tayo mag-focus. So, itong mga tinatalaki ko, mga sineshare ko sa inyo, nandito na kasi tayo, sa may pinakabutas. Alam na natin yan, nasa taas, alam na natin yan, naintindihan na natin yan. Dito lang tayo sa ilalim, no? So, yung ilalim na yan, yung haba ng butas na yan, no? Sana naintindihan bakit na, paliwanag ko. Meron yung mga level-level, no? So, yun, level ng recovery, no? Yung mga ganyan. So, yun, diba? Ang haba kagad, karugtong lang ito nung isang vlog ko, eh, no? So, ayan. Do a daily walk, no? Ayan, napakahalaga niyan. Papasok na rin si mindfulness niyan. Basta patibukin niyo yung puso niyo. Exposure na, yung sinasabi ko nga nung last, no? Magsimula sa bahay, kung ano yung pakiramdam sa bahay, okay lang yan. Masasana niyo yan, ma-expose niyo yung sarili niyo sa nararamdaman niyo. Okay lang yan. Tapos, pag nakakaya niyo sa namamanage niyo na, no? Alam ko na ito, nangyayari na ito sa akin. Hindi na ito bago sa akin. So, yun. Yung sinasabi ko dati na baby step. Mga child step, no? Baga, dahan-dahan. So, mga gapang-gapang lang muna. Tapos, hanggang sa makalakad ka na. So, yung sinasabi ko nga, do a daily walk, no? Ayan, napakalaga niyan. Kahit paikot-ikot ka lang muna sa block nyo, no? Basta, expose mo lang. Lakad ka lang. Kung ano yung nararamdaman mo sa labas, okay lang yan. Dahil na-practice mo na yan eh. Alam mo na yan. Alam mo na kung anong nangyayari sa'yo. Alam mo na kung anong pakiramdam yan. Basta ang manaig sa'yo, yung mga natututunan mo, no? Diyan mo mapuprove sa anxiety disorder mo na wala lang siya. Yan. Pag na-practice mo na na-practice, nasanay na siya, umbaga na immune na siya, no? Umbaga, wala nang ano, hindi mo na siya pinapansin pagdating sa ganyang pag-atake niya. Ayan na yung kapatid, sabi ko sa inyo. ganyan ako noon. Hindi ako nakakalabas, hindi ako nakaka-jogging, gusto kong mag-jogging, gusto ko lumabas, napipigilan ako. Naalala ko tuloy nung magpa-check up kami noon sa ano, check up sa hospital nung mga time na ano, kasi parang follow up check up siya. Lalabas pa lang ako ng gate, nahirapan na ako huminga. Sabi ko sa kapatid ko, kumuha ka ng tricycle, sabi ko. Kumuha ka ng tricycle para ano, dito na lang sa tapat ng bahay, ano, sumakay. So, hindi ko kasi siya alam, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, bakit ganito, bakit ganyan. So yun, hanggang sa hospital, na-atake pa rin ako. Hanggang, yun nga yung nabanggit ko, kung nasusubaybay yun yung vlog ko, no, sa about sa ano ko. Pagdating ko doon, nung pa-uwi na, nung alam ko na, tapos ng check-up, nung sinabi ng doktor na wala akong sakit, wala, normal, ginagawa lang yun ang isip mo, doon,
doon yun. Doon na nagbago yung ano ko talaga sa isip ko na wala akong sakit, wala akong ano. Kahit noon, nag-yosi ako, no? Tapos ni x-ray ako, wala naman. Normal naman yung, clear naman yung ano ko. Sabi ko, bakit ganun? Wala naman. Tapos ganito yung nararamdaman ko. Sa puso ko, normal naman yung puso ko. Diba? Parang, parang nakakapagtaka, no? Diba? Anxiety. Hindi ko kasi siya alam. Konti lang ang alam ko sa anxiety noon. Ang ganito, ang ganyan. Hindi siya kagaya ngayon na, ito nga, sabi ko nga, aralin ko nga ito. Pag, ano, tuklasin ko nga ito. Ano ba itong anxiety disorder na ito? So, yun. Lahat ng mga na-research ko, mga inaral ko, mga sinulat ko, no? Boom! Sa pool. Diba? Parang, nasa, umaga, para sa akin, ha? Alam ko kasi, walang ibang makakatulong sa akin. Alam ko sa sarili ko na, ito yun. Alam ko, kaya kong tulungan yung sarili ko. Kaya kong ano yun. Kasi, iba-iba kasi tayo pagdating sa pamilya, no? Pamilya ko kasi, kami-kami na lang magkakapatid, eh, no? Umaga, pag may sinabi kang ganito, ganyan, parang, baliwala lang. Although meron man silang concern, pero iba pa rin talaga yung pagdating sa magulang, di ba? Iba eh. Di ba? Kaiyak naman. Yan. So, nag-ano lang sa akin, nag-ano lang, parang pumasok lang sa isip ko na kailangan ko tulungan yung sarili ko. Ako lang makakasolve nito. Ako lang ang tanging paraan dito. So, yun nga, hinahanap ko siya kung anong, ano. Tapos pagdating sa dulo, parang pare-pareho na yung ano. Ito na yun eh. Ito na yung dulo. Kumbaga, ito na yung kailangan kong malaman pa. Ito na yung way. So, yun. Inaral ko muna siya noon. Tapos, pinaractice ko. Practice ng practice. Exposed. Yun. Hanggang sa nakakalabas na ako. Nakapunta na ako kung saan, nakakabili na ako kahit anong gusto ko, no? Nakakain ko na kung anong gusto ko, yung bigaya dati, talagang control, no? So, ang ano ko doon, yung ano ng katawan ko, no? Namayat talaga ako, kung mababalikan yung ano, payat ko, eh, no? Payat ko kasi, control talaga, wala talaga akong halos kinakain, dalawa subo, ganyan. Hanggang sa natutunan ko na siya na, tingnan nyo, taba ako na ulit, no? Kasi naiintindihan ko na siya, nagigets ko na kung ano si anxiety disorder. So yun, sana kayo din, no? Sana maintindihan nyo rin na ang anxiety is hindi naman siya, ano, hindi naman siya yung talagang pangit, no? Kung mababalikan yung vlog ko about sa what happening, no? Kung ano talaga yung nangyayari pagdating sa anxiety, tapos yung protective mechanism. Kumbaga, ang anxiety kasi is survival, no? Ayan ang way ng katawan. Ano yan? Yun. Ano kasi ang anxiety yan? Survival nga. Yan ang ano natin. Eh. Kung mapabalikan yung mga ano ng anxiety talaga mismo, no? Ayan na yun. So, kailangan lang talaga natin ng kaalaman, mga kapatid, no? So, na, may simpleng tulong ka na lang sa inyo para maunawaan nyo, no? Huwag na lang sana kayo umabot dun sa ibang mga nababasa ko, napapanood ko na ganito, ganyan. Kung meron man kayong kamag-anak na sobra-sobra, hindi naman kagaya sa inyo na talagang ano, diba? Kung makakausap ko lang sana sila, no? Kung ano, papaliwanag ko kung anong, kung basta may time tayo, no? Papaliwanag ko kung ano yan. Kung ano mang hirap yan, mga kapatid, na pagdaanan ko yan, kung ano mang sintomas yan, no? Sana lang, no? Ang pagtulong nyo rin kasi sa sarili nyo, yan ang paraan din. Hindi pwede yung umaasa ka sa ganito, ganyan. Huwag nyo rin gawing ano yung video na to, no? Or ako. Nasa paraan nyo yan. Nasa kaisipan nyo. Nasa paraan nyo kung paano nyo maiintindihan ang anxiety disorder, no? Dahil itong mga video na to, gabay lang naman to, no? Kumbaga, tulong lang para maunawaan nyo kung ano ang anxiety disorder, no? Diba? Haba na nang sinasabi ko. So, yun lang, no? Mga kapatid, sana na ano tayo, naliliwanagan na tayo, no? Wala ibang makakatulong sa inyo, kayo lang. Sa paraan nyo lang din, kailangan nyo lumabas, expose ang sarili, no? So, yun, di ba?
Ayan, exercise, no? Patibukan nyo yung puso nyo. Napakalaga niyan. Ayan, sinasabi ko, magsimula kayo sa bahay, pababa, hanggang sa makalabas-labas na kayo, no? Ang the best yan, umuusap kayo ng tao. Umuusap kayo ng ibang tao sa labas. The best yan. Tapos, nakakaramdam kayo, hayaan nyo. Hayaan nyo siya. Kung ano man yan nararamdaman nyo, tuloy nyo lang. Wag nyo susundin kung ano yung, halimbawa, naninikip yung dibdib mo. Hayaan mo siya, lilipas yan. Practice lang. Maganda yung nanginginig ka na eh. Nagaganyan ako dati. Pagtaas ko mag-jogging, siyempre sa court. Nag-jogging ako sa court. Tapos, shooting-shooting. Tapos pag nagpahinga ako, siyempre may kakausap sa'yo, no? Kwento-kwento, ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Tapos nakakaramdam ako. At tuloy pa rin ako. Sabi ko, ano mangyayaring masama sa akin? Yun yung naglalaro. Kahit salita siya ng salita, meron akong parang kinokontrol sa sarili ko, no? Parang meron akong laban sa isip ko na wag, ikaw umuwi. Umuwi ka na. Mamatay ka dyan. So parang ginagawa ko na lang siyang joke, no? Parang kinokomedy ko lang. Dahil nangyari talaga sa akin yan. Totoo, meron talaga. Around naman ko siya, pagdaanan ko yung ganyan. Hanggang sa yun na. Nakakapag ano na kami, kalaro-laro na akong basketball. Pag shooting-shooting na ako. Hindi na ako natatakot na baka ganito, baka ganyan. Okay na ako, parang ganyan. Sabi ko, ay sa parang na-unlock mo kasi. Na-unlock mo yung mga gusto mo dating gawin. Hindi mo magawa dahil nga sa anxiety disorder. May pagpigil talaga. So sana naiintindihan natin yun dahil wala eh. Wala talaga tayong ibang ano. Yun talaga ang kailangan natin, exposure. Expose natin yung sarili natin kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano man yung paghihirap na naranasan mo ngayon. Ayos lang yan. Walang problema dyan mga kapatid. Hindi ka kayang patayin yan. Gaya na lang doon sa hindi pa kayang patayin, di ba? Hindi niya kayang isagad yan. Yung tipong hindi ka napapahingahin, papatayin ka na talaga. Ang may limit yan. Kaya mas gusto ko yung ano, yung nanginginig ako, yung parang ano, yung talaga na so yun, naputol, no? Yung talagang litong-lito ka na, no? Yung pakaramdam na sasagad na siya, no? Parang kala mo mamatay ka na, yung ganun. The best yun, magandang ano yun talaga, magandang moment yun. Diyan mo kasi mapuprove sa kanya na wala talagang danger diyan. Ayan ang isip natin eh. Ayan ang anxiety, ayan ang pag nag-activate siya eh. Hindi niya kayang isagad diyan na talagang papatayin ka, hindi ka papahingahin, hindi ka makakahinga talaga. Nahirapan ka lang huminga dahil sinusundan mo siya ng iba pang kaisipan pagdating sa nangyayari sa iyo, no? So, sana maintindihan natin 'yun, no? Kasi kung noon pa base na lang sa akin, no, kung noon pa nahirap talaga ako huminga, tapos alam ko mamatay na ako, bakit buhay pa rin ako ngayon, no? Sa daming beses ko na nangyari sa akin, nagpapanik talaga ako, wala naman nangyaring masama sa akin. Doon na lang mapuprove yun eh, na wala talaga siyang kayang gawin, kundi lang para anuhin ka lang, no? Parang mag-activate lang talaga siya. Pero hindi niya kayang isagad yan. Talagang wala na. Sabi nila na matay daw dahil sa anxiety disorder. Hindi totoo yun. Tapos, dadalhin sa ospital. Anong, bakit, anong nangyari dyan? Sabi ng doktor. May panic attack, namatay. Ha? Walang ganun. Kasi ang ano dyan, ang problema, nasa katawan din natin. Nasa isip din natin kung ano yung anong thoughts na negative, sinusundan natin. Sabi nga ni Doc Lerwicks, no? Don't follow your thoughts, no? Huwag mo susundin yan. Kasi yan, dyan nagmumula yung mga ano, mga gusto mong gawin, no? Diba, magpadala ka sa ospital, uminom ka ng gamot, mataranta ka, magpanik ka, yan na nga yun eh, panik. Ang ano dyan, nalilito ka lang. Kaya nga sabi ko dun sa lang huling vlog ko, no? Hindi mo lang kasi alam yung sagot. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede naman kayo mag-chat kung anong gusto nyo itanong. Walang problema yan.
ang pinakaano talaga niyan is recovery, no. Medyo ano lang talaga tayo sa recovery dahil mahirap, matagal. Ang recovery kasi is process, no. Tsaka journey siya, kumbaga. Itong mga sintomas nangyayari sa inyo, wala yan. Kumbaga, maliliit lang yan. Pero kung nauunawaan nyo na itong part ng recovery na ito, na kailangan nating maintindihan dahan-dahan, no? Ito na yun. Sana lang, no, ma-gets natin, no, kahit medyo ano ako magsalita. Wala, eh. Namiss ko lang talaga magsalita, no, dahil nung mga time na wala akong vlog, talagang puro gawa-gawa lang video ni Clerics, no. Ayun. Kumbaga, yun ang ano natin, eh. Gawin nating sandalan siya, no. Kumbaga, gabay natin si Doc Clerics, no. Malaki talaga na itutulong yan, gaya sa akin, no. Ibig sabihin lang, siya, nakaya niya yun, no. Na ano siya, sensitize ka lang talaga. Yung mga nerve mo, medyo na ano lang talaga yan. Pero ang tanging paraan dyan is, i-retrain siya, no. Ituruan siya, i-reorder siya, no. Pag natutunan na ng isip mo na wala palang danger dyan, kaya yung mga nangyari sa yung mga sintomas na yan, eh yung reaksyon ng katawan natin, eh, no. Tapos, sinusundan mo pa ng ano, ng kung ano mang ano dyan, kung ano mang gusto, yung thoughts mo nga, di ba? Pagdating sa intrusive, catastrophic, negative thoughts, yan, mga rational thoughts, di ba? Alam nyo na yan, eh. Basta alam na natin, naintindihan na natin siya, okay na yan. Ang focus na lang natin, no? Yung makaalis tayo dito, makarecover tayo, no? Ma-overcome natin kung ano man yung nangyayari sa atin, no. So yun lang, no, mga kapatid. Sana maintindihan natin dahil wala, eh. Sa ating mga hindi nagagamot, ito lang. Para ano na lang natin, no? Intindihin na lang natin siya. Yung mga naka-recover, mga taong nawala na raw anxiety nila, good. Alam ko maraming pagbabago na nangyari sa inyo. Depende kung ano, paano yung siya ina-apply sa sarili nyo, no? Kung paano yung siya naiintindihan. Kung meron man kayo talagang hindi naiintindihan, pwede nyo naman akong tanongin, no? Nandiyan naman ang messenger ko sa ilalim ng description. Marami. Minsan i-vlog ko rin yung about sa bisyo, no? Ano na kasi yan? Panglabas na kasi yan, bisyo. Pwedeng hindi, pwedeng oo, eh. Bisyo, alam nyo naman yan. Maraming klase, eh, pagdating sa bisyo. Pero ang common dyan is yung alak, sigarilyo, yan, mga ano-ano pa, di ba? Drugs. Alam nyo naman yan. Sama yan. So, yan, di ba? Ang haba din. Wala ka ng exercise, no? Wala ka ng exercise. So, diyan mo na ano yan, eh. Dahil binibaby mo nga si anxiety, no? Wala na. Walang ka na ng gana, no? Baka, pag nag-exercise ako, kakabahan ako, bibilis yung tibok ng puso ko, hindi na naman ako makahinga, sakit yung dibdib ko, papadala na lang ako sa ospital, no? Ayun yun. Ginagawan mo na kaagad kasi siya ng ano, future. Baga, anxiety kasi more on future, no? Parang ginagawan mo na, yan ang ano natin, eh. Kailangan natin putulin, no? Basta ang manaig sa'yo yung fundamental sa amin, yung sa katawan mo mismo, no? Yung ikaw, talagang lakas mo, no? Physical na lakas mo, sa mental, di ba? Kailangan mo talaga yan, eh. Kailangan mo ma-improve yan. Mapalakas yan. Dahil walang ibang ano dyan. Hindi ikaw din. Kung paano siya palakasin, o paano mo siya naiintindihan, yan yun. Ayan ang ano natin dito sa anxiety disorder. Tulungan nyo lang yung sarili nyo. Yung mga pangit na mga takot nyo, mga pangit, mga paniniwala nyo na baka ganito, baka ganyan. Wala yan. Basta maniwala kayo, ano lang pananuin nyo. Maniwala kayo na gagaling kayo. Yan ang totoo dyan. Huwag na kayo mag-focus sa kung ano man yung nararamdaman nyo. Lumabas kayo sa katawan nyo. Kumbaga, kumbaga, yung sa katawan nyo, given na yan, okay na yan. Ang intindihin nyo na lang yung nasa isip nyo.
Kasi yan eh, nasa isip kasi ito eh, mental kasi ito, anxiety disorder, no? Pagdating sa mental, tapos yung reaction ng katawan, dudugtungan mo lang kasi yan. Ginagawa mo lang talaga siya ng second fear, yung mga maliliit na bagay na reaction na nangyayari sa katawan mo, dinudugtungan mo na nasasanay na, no? Diba? Nakaulit-ulit na naman, nagiging behavior na siya. Yan ang kailangan nating maputol, no? So, yun. Yan. Yun nga, yung dati kang nagkukulong sa kwarto, syempre, kailangan mo yung gumalaw. Expose mo yung sarili mo, kung ano man yung ano, expose mo yung sarili mo na yung mga nangyayari sa katawan mo, okay lang yan. Ako na nagsasabi sa inyo, okay lang yan. Walang problema yan. Basta, alam nyo sa sarili nyo na wala kayong sakit. Wala kayong ibang sakit. Anxiety disorder, kayang-kaya nyo yan. Although hindi naman talaga ito sakit, no? Meron lang something na kailangan nating ayusin. Ayusin na sa paraan ng pagre-retrain. Hindi siya yung aayusin mo pag pinaopera mo, eh. Maayos. Hindi ganun yun. Kung naopera to, di sana lahat bumaling na, no? O, gagastos ako ng ganito, parang, diba? Kailangan lang talaga natin siyang i-order, no? O pagdating sa gamot, pag ininom mo ng gamot, gagaling ka na. Hindi ganun yun eh. Kaya nga sa mga psychiatrist, talaga sinututukan nila yan sa may mga anxiety disorder, mga depression, no? Tututukan talaga nila yan para maunawaan ng pasyente nila na ganito yung nangyayari sa kanya. So, ganun sa mga CBT, no? Wala tayong pang CBT, medyo mahal kasi yun. So, yun. Galaw-galaw, no? Kahit ano pang pakaramdam mo yan, kahit ano pang nangyayari sa katawan mo, kailangan mong gumalaw, kailangan mong magpatuloy sa buhay. Huwag mo siyang babyin. Halimbawa, sumakit yung ulo mo. Start. Pag sumakit yung ulo mo, tapos ang ginawa mo eh, inaano mo siya. Binibaby mo, no? Sakit ng ulo, ininom mo yung gamot. Tapos tutulog mo, no? Tapos maya-maya mawawala rin naman, di ba? Pakiramdaman nyo muna siya, no? Sabi ko nga, i-observe nyo muna ang sakit ng ulo mo. Anxiety disorder. Ano bang ginawa ko? Baka siguro mainit. Baka siguro ganito, ganito. Ayun, yun lang muna, no? Bumabas muna tayo dun sa ano ng pag-iisip na baka ganito, baka ganyan. Doon lang muna. Huwag muna tayong mag-ano sa anxiety disorder. Kaya sana sanayin natin yung sarili natin na ganoon na ano bang nag-trigger? Ano bang nangyari? Ano ba talaga ang ano pinagmulan nito? Mga ganoon ba? Mga simple sa pang-araw-araw yung buhay. Na-anxious na naman ako. Baka dahil dun sa ano. Tanggap ko na yun. Okay lang yun. Hindi ko makahinga. Baka doon sa kinain ko na ano, mamantika. Dami ko kasi nakain, kaya nahirapan ako umiinom. Tapos minsan, yung pag nakamask ka, di ba? Pansin niyo yan. Nakamask kang ganyan. Nahirapan ako uminga. Paano yung nakamask ka? Mga ganun bagay ba? Huwag muna kagad. Anxiety ang ano natin. No? Dahil anxiety is nandyan lang naman talaga sa katawan natin. Walang ano yan. Wala yung ginagawang masama sa iyo. Problema, tayong gumagawa sa kanya ng kung ano-ano, di ba? So yon, no? Mindfulness, no? Ito last na natin, no? Ang haba na talaga ng video. Mindfulness, lahat ng mga bagay na ano, kumbaga sa ditong mindfulness is kailangan ay pwede mo balikan yung mga mindfulness ko diyan, mga bagay na gusto niyo gawin, gawin niyo lang. Samahan niyo ng mindfulness, no? Bawa, naliligo kayo, no? Minsan ako pag na-anxious ako. Dapat ako huminga. Napaisip na naman ako. Gagawa ako, naliligo ako. Ligo ko ng malamig na tubig. May ano naman dyan, may heater. Malamig na tubig talaga yung ginagamit. Gising. Maya-maya, pagtapos ko malig, tapos na. Ganun lang. Parang, ano na sa akin? Sanay na ako. Siguro meron lang nagpa-ano sa akin. Ganun lang. Kasi ang part ng recovery, nasa atin din yan eh. Sa pagpansin natin, kahit ano pang nangyari sa'yo,
kahit ano pang bago na nangyari sa katawan mo, wala, ano yan eh, part na rin talaga yan, asahan mo na yan. Sa mga iba na pili lang, no, pili lang yung naramdaman nila, magugulat na lang sila sa mga bago pang mangyayari sa kanila, bago pang pakiramdam. Basta ang manaig sa inyo, yung natututunan nyo, kung ano man yung maramdaman nyo na kakaiba, huwag nyo nang dugtungan. Nananakit yung ganito, ganito, ganyan. Anxiety. Di ba? Part lang to ng anxiety, okay lang. Yun, sabay mo pasukan si mindfulness, no? Diba? Naghugas ng plato, dahan-dahanin yung hugas ng plato, ikot ng plato, ganun ba? Kasi naglalakad ka, paisip ka, tingnan mo yung mga paligid mo, na-anxious ka habang naglalakad, tingnan mo yung mga paligid mo, mga bulaklak, mga bahay na magaganda, mga ganun. Sana lang, ano na natin yun, makuha na natin yun, dahil dati to, noon ko pa naman sinasabi to eh, kung nasusubaybayan yung vlog ko, no? Yun. Oh, so yun, tapusin na natin, no? Exposure, no? Ito pa rin yun, kadugtong lang halos to nung isa kong vlog, no? Exposure pa rin. Expose mo yung sarili mo kung ano yung naramdaman mo na yan. Expose mo yung kung ano man yan, kung anumang sintomas yung naramdaman mo. Hayaan mo siya, expose mo yung sarili mo dyan. Hayaan mo siya, hayaan mo lang. Lilipas at lilipas yan. Meron kasi yung peak. Sabi ko noon pa, peak yan, may sagad yan, may kakalma na yan. Mararamdaman nyo yan. Basta, yung isip nyo tuloy-tuloy lang sa ginagawa, no? Sa mga totoo talagang nangyayari sa buhay nyo. No? So, yun lang, mga kapatid, no? Nandiyan ang part na recovery. Kahit ano bang pangit na pakiramdam yan, tuloy nyo ang buhay nyo. Lobas kayo, ganyan. Gawin nyo kung ano yung dapat. Di ba? Wala eh, wala talaga ibang ano. Kaya kung nagsisawa na kayo, no? Nagsisawa kayo na paulit-ulit ko sinasabi. Yan talaga yun. Kasi ang recovery, nandiyan yan. Buburahin ng ano yan. Buburahin ng isip mo rin yan. Tapos may gagawin na naman siyang bago. Ayun ang mahirap sa atin. Kasi isip mabubura. Tapos mawawala ka na naman sa focus. Di ba? Kaya kailangan talaga natin practice yan, mga kapatid. Dahil nasa part na tayo ng recovery, so kailangan lang talaga natin mag-focus sa healing, no? Kasi ang healing is ano natin yan, sa nerve, di ba? Kusa yan mag-heal. Antayin lang natin, no? Basta huwag na lang natin siyang babyhin, no? Or gawing behavior yung mga kung ano man nangyari sa atin, no? Basta sabi ko sa inyo, walang mangyayaring masama sa inyo. Hindi yan delikado, kapatid. Walang masama mangyayari sa inyo. Ginagawa nyo lang talaga ng kung ano yung isip nyo, no? Tsaka isipin nyo na lang, ilang beses na ba nangyayari sa inyo yan? Ilang beses ka na bang na ano, hospital? May nakita ba? So yun. Yun, mga kapatid, maraming salamat mga preno, dahil na-miss ko lang talaga magsalita, no? Na-miss ko rin mag-vlog, no? Na-miss ko rin yung mga ano natin, mga subscriber natin yan. So kung ano man, maraming salamat pa rin dun sa ano, no? Nag-send sa akin, no? Thank you very much. May pambili na ako ng bigas. So yun, maraming salamat mga pre. Sana may natutunan tayo about sa exposure na kailangan natin talaga, ano. Kasi yung exposure na sinasabi ko sa inyo, yung sa feelings, no? May expose yung ano yun, kahit nasaan ka pa yan. Yung mga exposure na about sa ano, yung mga phobia, makukuha na niya yun eh. Makukuha na nung sinabi kong exposure sa inyo. Kasi ikaw eh, ikaw pa rin. Wala yan sa labas. Wala yan sa kung ano may nakikita nyo. Nasa sa inyo yan. Kung ano yung nararamdaman nyo, ramdamin nyo talaga. Mas malakas, mas maigi. Kasi dyan nyo mapuprove sa kanya na walang problema dito. Wala ako sa danger. Walang problema, walang masama mangyayari sa akin. So yun, maraming salamat mga pre, no? Sakit na naman ang lalamunan ko. Thank you very much. Adios.